Magandang araw sa iyo, kabayan. Bago ang lahat, huwag mong kalimutang mag-subscribe, i-like ang video na to, at i-share kung nakatulong sa iyo para makatulong din sa iba. At i-click ang notification bell upang updated ka sa mga videos na ilalabas ko. Ako pala si Pinoy Maestro, gumagawa ako ng mga videos, mga lessons, presentations upang makatulong sa ating mga kababayan. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa kung paano maghanap ng agency sa Pinas. Kailangan mo tapusin ito dahil importante ang mga lessons na matututunan mo. Bonus, sa dulo, ibibigay ko ang agency. May branch ito sa probinsya kaya tapusin mo siya panoorin. Number 1. Magtanong sa mga kakilala na nakapag-abroad o nasa abroad at huwag mahiyang magtanong. Tulad noon, ako ay nagtanong sa aking mga kakilala, kaibigan specifically, na nasa abroad na. Tinanong ko sila kung saan agency sila nakapag-apply. Kailangan ito kasi makakatulong ito upang mag-guide ka kung saan agency at makaiwas ka sa mga illegal recruiters. Number 2, gamitin ang Facebook at internet. Mag-research ng mga agency gamit ang Facebook at internet. Sa Facebook kasi, lahat ng mga agency ngayon ay may Facebook na. So, pinupost nila doon ang mga hiring. At meron din sila mga website na kung saan nakapost din yung mga hiring at mga kinakailangang mga dokumento bago ka mag-apply sa kanila. Number 3, pumunta sa website ng POEA o Philippine Overseas Employment Office. Ito ang number 1 agency sa Pinas. Siya ang may hawak ng mga lisensya ng mga agency or private agency sa Pinas. Tumingin ng mga hiring at madalas may hiring sa POEA. At dito, siguradong walang placement fee kasi government to government ang processing. Tumingin ng mga listahan at lisensyadong agency base sa bansang gustong puntahan. Meron silang listahan dito. Pwede niyong puntahan ang website nila sa http://www.poea.gov.ph. Number 4, pwedeng maghanap ng ibang private agency. Bago ka pumunta sa office nila, karamihan ay sa Maynila, gamit ang FB, hanapin ang FB page nila at tumingin ng mga hiring at tignan ang address nito at i-verify sa POEA kung lisensyado ito. Tignan din kung meron silang branch na malapit sa inyong lugar upang hindi ka mahirapang magbiyahe o hindi mag-aksayan ng pamasahe papunta sa Maynila. Number 5, mag-ingat sa mga illegal recruiters at bogus ni agency. Marami kasing mga illegal recruiters ngayon sa online. So mag-ingat dyan ha, huwag kayong papadala sa mga salita. Pag hiningan kayo ng paunang bayad, tumakbo ka na. Huwag na huwag kang magbibigay ng bayad. Ang pagbabayad ay binibigay lang ito sa cashier sa loob mismo ng building ng agency. Other than that, hindi ka pwedeng maglabas ng pera sa labas. Naintindihan nyo po, iwas po sa illegal recruiters at bogus na agency. Ayan, ako nga po pala ay nagtatrabaho sa Taiwan bilang OFW. Ang agency ko po nung ako'y umalis ay JS Contractor Incorporated. Ito ay my main office sa Intramuros, Maynila. At meron itong provincial branch sa Cebu at meron din siya sa Pangasinan kung saan ako nag-apply. May contact person dito si Kuya Rico. Pwede niyong kontakin yung mga number niya dyan at magdala ng mga requirements na nakalagay sa ating picture. Nakapag-isip-isip ka na ba kung itutuloy mo na ang pag-abroad? So, kung hindi pa, meron ako mga videos na ginawa pa sa aking channel. Pwede mong panoorin. Puntahan mo lang yung channel ko at i-click mo yung mga video tungkol sa mga dapat isaalang-alang bago mag-abroad
tulong ng pamilya at pera. Mga bansa na pwedeng magtrabaho bilang OFW at tulad ng Taiwan at mga dapat ihanda para sa application o mga requirements na kailangang ihanda. So kung nakatulong sa iyo ito at nagustuhan mo, huwag mong kalimutang mag-subscribe ulit ha, i-like at i-share ang ating video at i-click ang notification bell para updated ka ulit sa mga susunod na video. Good luck, kabayan!